Mabuhay kapamilya! Narito ang mga balita mula po sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ginawaran ang 56 na Pinoy at ilang organisasyon na nakabase sa ibang bansa ng Presidential Awards bago bumaba sa pwesto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tatlong awardees ay mula sa TFC News. Nagpapatrol, Maxi Santiago. Isang araw bago bumaba sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte, natuloy na rin ang inaabangang awarding ng Presidential Awards for Filipino Individual and Organizations Overseas 2021. Ang Presidential Awards ang pinaka-prestihiyoso at pinakamataas na parangal mula sa gobyerno at sa Pangulo ng Pilipinas na iginagawad sa overseas Pinoys at organization. Ito'y dahil sa kanilang pambihirang kontribusyon para sa mga Pinoy abroad at sa bansang Pilipinas. Naantala ang awarding dahil sa pandemya, kaya inatasan ni Pangulong Duterte si Commission on Filipino Overseas o CFO Secretary and Chairman Justice Francisco Acosta na maggawad ng parangal. May 56 awardees sa iba-ibang kategorya, may 17 awardees sa pamana ng Pilipino, 26 sa banaag, 7 sa lingkod sa kapwa Pilipino, 5 sa kaanib ng bayan at isang special citation. The President really regrets that he cannot personally make the conferment, no? Because as of now, he has very pressing engagements in Davao and even here Manila. I don't know if he was able to attend to them. So, the best he can do is designate me to make the award in his behalf. Tatlong awardees ang kapamilya at bahagi ng ABS-CBN at TFC News. Ginawaran ng Presidential Banaag Award si Europe, Middle East at Africa Bureau Chief Rose Eclarinal na tumanggap ng nominasyon dahil sa kanyang pandemic work at National Community Funded Project. Ako po si Rose Eclarinal. At sinuri rin ang kanyang kontribusyon bilang mamamahayag ng ABS-CBN News sa European continent sa loob ng higit isang dekada. Dito sa malalaking balita na ito, sa mga global events na ito, bilang correspondent, hahanapin mo talaga nasaan dyan ang boses ng Pilipino. Tinanggap ng kanyang inang si Salud Eclarinal ang parangal. I'm overwhelmed and almost speechless for this opportunity and for this blessing from the Lord. And I'm grateful to Him and for the award giving body for giving this opportunity to Rose. I'm also congratulating the other awardees that they may continue, including my daughter, that they may continue for their job so that they will give inspiration to others. Banaag awardee rin ang Ireland-based correspondent na si Vanda Mason Brady dahil sa kanyang socio-civic work para sa Filipino diaspora sa Ireland. At least after 6 years of serving the Filipino community, na ngayon na-recognize din naman po yung paghihirap at hard work na lahat na ginawa ko para matulungan yung mga Pinoy at mabigyan ng pansin dito sa buong mundo. So, masayang-masaya po. Mula sa Germany naman ang correspondent na si Virgilio Quizon dahil sa Kunst Filipino na nagsusulong ng Filipino culture and tradition. This will be the third presidential award. 2004, I was a recipient of Banaag Award. 2006, my association, LAE Germany, received the Aling Kapil Award. Mahalaga ito, hindi sa akin, kundi sa mga pintor or artist na Pinoy na nagpo-promote ng kanilang klase ng art, hindi worldwide. May tatlo pang Banaag awardees mula sa UK. Elijah Paul Villanueva, London Filipino CIC, Igorot UK Charity, at Nancy De Jesus ng France. At lingkod sa kapwa Pilipino ang Philippine Institute of Civil Engineering, Filipino Association in the Isle of Man mula UK, at Batangas Association mula rin sa UK, at Vivian Kiefer Vargas ng Switzerland. Kasama sa pamana awardees ang dating East Grinstead Mayor Danny Fabor sa UK,
Hortensiano Miranda Jr. mula sa Italy at Pamela Gutanco mula sa Switzerland. I'm really grateful na nare-recognize ng ating bansa yung all na hard work na ginawa natin sa ibang bansa bilang Pilipinong visual artist. Sa Middle East, pamana awardees din sina Ronald Nilo ng Qatar, Karen Graciles Remo ng UAE. Tumanggap ng 117 nominasyon mula sa 31 na bansa para sa Presidential Awards. Dumaan ito sa masusi at mabusising proseso bago napili ang mga natatanging Pinoy at organisasyon na nakabase sa iba-ibang panig ng mundo. Para sa TFC News, Maxi Santiago, ABS-CBN News, Kuwait. Umalalay sa mga Pinoy scholars sa South Korea ang isang grupo na layong mapagaan ang mga hinaharap na hamon ng ilang kababayan bilang dayuhan doon. Nagpapatrol, Geoffrey Madatu Kalimag. Welcome to South Korea! Malaking tulong sa mga Pinoy sa South Korea ang iba-ibang grupo at organisasyong umaalalay sa kanilang pamumuhay dito. Isa sa mga ito ang grupo para sa mga estudyante na PICO o Pinoy scholars sa Korea. Isa sa mga layunin ng aming organisasyon ang pagsusulong ng pagkakakilanlan, kultura, turismo ng Pilipino sa international na komunidad sa pakikipagtulungan sa Embahada ng Pilipinas sa Seoul at sa iba pang Filipino organizations. Kumukuha ng master's degree sa Inha University si Kenneth. Maraming hamon ang hinarap niya sa pananatili sa Korea, pero napagaan naman ang mga ito sa tulong ng PICO. Dahil sa hindi ako masyadong magaling magsalita ng Korean, medyo hirap talaga sa pang-araw-araw na gawain tulad ng pagpunta ng restaurant o pagpunta man lang sa barbershop. Pero habang tumatagal ang pagstay ko dito, mas lalo akong nagugustuhan at mas napapamahal sa akin ang pagkain ng Korea. PhD naman sa Urban Engineering ang kinukuha ni Karel Ann. Malaki ang kanyang pasasalamat sa pag-alalay sa kanya ng mga kapwa Pinoy. Marami anyang benepisyo ang mga gaya niyang scholar sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga Pinoy. Dito pumapasok yung role ng Pinoy Scholar sa Korea Organization kung saan tinutulungan nila kami kung paano mamuhay mag-isa. Binibigyan kami ng mga tips at tinutulungan kami kapag kailangan namin. I think another reward is nagiging exposed kami sa mga iba't ibang opportunities tulad ng mga seminar conferences. Sa unang pagkakataon mula ng pandemya, nagsagawa ng pagtitipon ang PICO sa Embahada ng Pilipinas sa Seoul nitong Hunyo. Dumalo ang mahigit 30 Pinoy scholars at panauhing pandangal si Ambassador Teresa Dizon de Vega. Kaakibat ng kanilang pasasalamat, umaasa ang mga Pinoy scholars na marami pa nating kababayan ang matutulungan ng PICO habang patuloy din silang magpupursige para sa sarili at sa bayan. Para sa TFC News, Geoffrey Madatu Kalimag, ABS-CBN News, South Korea. Ibinida ng mga Filipino-Canadians ang kanilang pagka-Pinoy sa kani-kanilang kakaibang paraan bilang pagdiriwang ng Filipino Heritage Month. Nagpapatrol, Zerline Rodriguez. Tuwing buwan ng Hunyo, nakaugalian na ni Don Laceste ang pagkakabit ng bandila ng Pilipinas sa harap ng kanyang bahay. Pagkakataon din ito para maipagmalaki niya sa mga kapitbahay niyang Canadian ang kanyang pagka-Pilipino. 14 na taon na sa Canada si Don, pero kahit Canadian citizen na siya, tinuturuan pa rin niya ang kanyang mga anak na hindi nila dapat kalimutan ang pagiging Pilipino. I want to install my values and my beliefs, especially I have 2 kids and they want to know that this our heritage and this is our family background, and also still we are proud to be Filipino even we're in Canada. Marami pang bandila ng Pilipinas ang matayog na nakawagayway sa iba't ibang kalye sa lungsod ng Yellowknife. Isa ang flag raising sa mga proyekto ng Philippine Community Association of Yellowknife o PICAY para ipagdiwang ang Filipino Heritage Month. Samantala, ipinagmalaki ng mga bagong kasal na ito hindi lang kanilang pagmamahal sa isa't isa, kundi maging ang kanilang pag-ibig sa inang bayan. Filipiniana ang kanilang wedding theme at ayon sa bride, kakaiba ang ganitong tema ng kasal dito sa Northern Canada. Maraming Filipino pero mas pinipili nila na yung regular na American and westernized na wedding. So ito, para ma-showcase na rin yung culture and also yung gaano kaganda yung mga
products ng Pilipino sa mga taga, sa mga kinilig. Bumida din ang galing ng mga Pinoy sa isang multicultural dance festival sa Samba Cay Park. Bumingib ang halos 200 nanood. Nang sumayaw ng tinikling ang mga Pinoy dancers, si Rovin J ang pinakabatang miyembro ng grupo sa edad na 12 anyos. Sumali daw siya dahil bukod sa nag-enjoy siyang matuto ng traditional dance, dito niya naramdaman ang kanyang koneksyon sa bansang sinilangan. It was really fun. It looked really fun and it's the traditional dance of Philippines. Ang mga Filipino-Canadian ang pinakamalaking minorya sa Northwest Territories. Umaabot ang halos 10% dito ay mga Pilipino. At kahit itinuring na daw nila na pangalawang tahanan ng Canada, nananatili silang Pinoys at heart. Para sa TFC News, Zerlyn Rodriguez, ABS-CBN News, Yellowknife, Canada. At yan ang ating mga balita mula po sa iba't ibang bansa hatid ng TFC News. Para naman po sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-log on lamang sa news.abs-cbn.com/tfcnews. Maraming salamat, kapamilya! Mabuhay, kapamilya! Narito ang mga balita mula po sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa Toronto, Canada, sikat ngayon ang produktong cookies na pag-aari ng mag-asawang Pinoy. Patok ang flavors nito gaya ng turon, ube at coco pandan na hango sa nakagisdang panlasang Pinoy. Nagpapatrol, Christine Santos. Eat cookie, be happy. Ito ang slogan ng The Night Baker na may hangaring mapasaya ang lahat ng makakatikim ng kanilang produkto. Naniniwala ang mag-asawang Mitchell at Leanne Cabrera na nagdadala ng magagandang alaala ang mga cookies. Kaya ginamit nila ang background nila sa chemistry para lumikha ng mga kakaibang cookies hango sa nakagisnang panlasang Pilipino. Cookies for us is very personal. Like I think a lot of people have this connection to cookies. For example, a lot of people bake with their moms or their lola. We started creating our recipes early in 2017, and it took us about 9 months. So every day we would make a new cookie and go through that process of using our chemistry backgrounds in order to do very precise methodology. So we tinkered with a lot of the sugar content, the flours, the different temperatures into baking, and then finally we were able to come up with the recipes. Sa loob lang ng 3 taon, lumago ang side business nila at nagkaroon sila ng 2 bake shop, mga pop-up shops sa marketplaces, at shipments sa Canada at USA. Kasama sa mga bestseller nila ang ube at mga seasonal flavor gaya ng Sans Rival. Kaya naman naging usap-usapan na ang The Night Baker anuman ang maging panahon. We're from out of town. We came to visit our daughters who are here for university. I mean, she's from Vienna. I'm from Ottawa. And we come to Toronto and it's great with the fusion. It's just very international. We really wanted to try the turin flavor, which we haven't had before. So. And then always the ube. Oh, the ube is such a good base, the best one. It's not overwhelmingly sweet. Got like a really creamy cheesecake filling. Almost everything of the flavors I got. My daughter was. That's why she texted me to buy this. She likes it. I think this should just tasted it before. Habang nagugustuhan ng mga tao ang kanilang masarap na cookies, gusto rin ng mag-asawa na madiskubre ng mundo ang masasarap na pagkaing Pilipino. People have always been saying that Filipino food is the next big thing. It's the next big thing, and we're always waiting and waiting when it's going to happen. So our hope is we're helping making that come to a reality where people get to enjoy more of Filipino food, get to enjoy more of Filipino culture, and they just discover how wonderful Filipino cuisine is and just share in the warmth of Filipino culture. Kalakip ng bawat nilikhang cookie ang creativity at experimentation ng The Night Baker. Umaasa sila na patuloy pang dadami ang kanilang followers at lalawak pa ang maaabot nilang customers sa North America. Para sa TFC News, Christine Santos, ABS-CBN News, Toronto.
Nasungkit po ng Pinoy boxer na si Jason Vison ang championship belt sa WBC Asia Continental Match sa Dubai, UAE. Nananatili ring undefeated ang pambato ng bansa na tinaguri ang striker. Mula Dubai, nagpapatrol Victoria Lopez. Umpisa pa lang ng laban, kapwa nagpakita ng bangis si Jason Payden Vason alias striker ng Pilipinas at Nutlay Lalbiak Kima ng India sa laban sa Dubai World Trade Center noong June 18. Nagpalitan ng mainit na suntok at gigil manalo para sa WBC Asia Continental Lightweight title. Para sa huling nananaig na power punches ng Pinoy, tinalo niya ang boksingero mula India sa score na 94-97, 97-93, 94-96 matapos ang 10 round. Ayon kay Vason, pinagsikapan niya ang panalo para maitaas ang bandera ng Pilipinas at makausad sa mas malaking laban. Panalunan ko yung belt na to sa sipag at tiyaga lang sa pagtitraining. Gusto kong pang makalaban ulit sa next championship naman sa 108. Gusto ko makagawa ng pangalan ko rin sa Pilipinas. Nananatiling undefeated ang Tubong Bayugan, Agusan del Sur na may 10 panalo, 5 rito ay via knockout. Isinagawa ang laban sa ilalim ng Countdown Middle East Crown Boxing Series 4 sa Dubai na sinalihan ng top boxer sa mundo. Sulit naman ang panonood ng lahat dahil sa pambihirang laban at aksyon na ipinamalas ni Vason sa boxing ring. Proud din ang boxing team dahil muling naibandera ang husay ng mga Pinoy boxers. Para sa TFC News, Victoria Alexia Marie Lopez, ABS-CBN News, Dubai, UAE. Isang Phil-Am beauty queen ang kinoronahan bilang Miss New Mexico USA. Kwento ni Suzanne Perez, hindi naging madali ang pagsali sa kompetisyon. Nagpapatrol, Henny Espinosa. Runner-up is Elizabeth Medina. 8 taon man niyang inantay ang pagkakataong ito, natupad naman ang pangarap ng Phil-Am beauty queen na si Suzanne Perez na maging kauna-unahang Pinay na manalo ng Miss New Mexico USA. Ang 25 anyos na si Suzanne na kumukuha ng master's niya sa Eastern New Mexico University ay magko-compete sa Miss USA ngayong taon. Miss USA, Miss Universe has always been my number one dream, my number one goal. I remember watching Miss USA back in 2016 and just looking at those girls like, they were the most amazing, empowering women that I've ever seen, and I never even thought that I would become one of those girls. But I knew that God planted the dream in my heart for a reason. I needed to keep going. I spent a lot of time training. I spent a lot of time developing my advocacy. And through those 8 years, even though I've lost more times than I've won pageants, it all came into fruition when I won Miss New Mexico USA as the first Filipina to win the title as well. Ang pamilya ng taga Southern California na si Suzanne ay taga Bislig City, Surigao del Sur. Aniya, naging mahirap ang pag-compete niya sa bagong state, ang New Mexico. A lot of the girls who competed at Miss New Mexico USA were returning girls. They were girls who won first runner-up, second runner-up years in a row. So they were coming for the crown. They knew the system really well. They knew everybody in New Mexico. However, I knew that what they had to offer was very different from what I had to offer, and their beauty, you know, was different from my beauty. So I just really focused on myself, stayed true to who I was. Parte ng pagiging beauty queen para kay Suzanne ay makatulong sa kanyang kapwa, lalo na sa kanyang mga kababayan. Noong 2020 ay nag-organize siya ng isang relief effort para makatulong sa mga nabiktima ng pagputok ng Taal Volcano. The charity work that I did through pageantry really just became my life, and even without a crown, I know that all the charity work and the advocacy that I have been doing and will continue doing will be a part of my life no matter what. I went to school to become a speech language pathologist because I wanted to turn my passion for advocating for the minorities as, you know, my career. Wala pang date na nakatakda para sa Miss USA pageant ngayong taon, pero inaasahan itong magaganap sa bandang huling bahagi ng 2022. Para kay Suzanne, gagawin niya ang lahat para makamit ang corona, hindi lamang para sa New Mexico, kundi pati na rin sa mga kapwa Pilipino.
Para sa TFC News, Henny Espinosa, ABS-CBN News. At yan ang ating mga balita mula po sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para naman po sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-log on lamang sa news.abs-cbn.com/tfcnews. Maraming salamat, kapamilya! Mabuhay, kapamilya! Narito ang mga balita mula po sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pinasinayaan sa Paris, France, ang bust relief o rebulto ni Cat Jose Rizal. Kaya po naman, pinagmamalaki ng mga Pinoy sa Europa na maging bahagi ng makasaysayang araw ng pagkilala sa ating pambansang bayani. Nagpapatrol, Roll sa Clarinal. Sa araw na ito, opisyal nang pinasinayaan ang bust o rebulto ni Dr. Jose Rizal sa lugar na ipinangalan din sa kanya, ang Place Jose Rizal, 37 Rue du Mabouge, 9th District sa Paris. Alas 11 ng umaga, nang hawiin ang kurtina at nakita ang bust ni Dr. Jose Rizal. Pinangunahan ang makasaysayang araw ng Deputy Mayor ng Paris at Mayor ng 9th District Paris, Ambassador Junifer Mahilong West ng Pilipinas at kamag-anak ni Rizal mula pa sa Amerika na si Maria Cecilia Lopez. The unveiling today is also a highlight commemorative activity for the 75th anniversary of Philippines-France diplomatic relations. It took about 20 years, more than 20 years, from the establishment of the Place Jose Rizal until the installation of this bus today to realize this project. At nagpapasalamat kami sa past ambassadors, also to the Rizalist associations in France and Europe for their untiring, unrelenting support. Isang malaking karangalan ito sa sambayan ng Pilipino, lalo-lalo na ang ating mga kababayan dito sa France, in particular dito sa Paris. And let us just not forget the mission and vision of this Order of the Knights of Rizal, to propagate the teachings and the legacies of our national hero, Dr. Jose Rizal. Sinariwa naman ng Deputy Mayor ng Paris ang kasaysayan at kabayanihan ni Dr. Jose Rizal. Gayun din ang kaugnayan ni Rizal sa Paris, kung saan una siyang dumalaw noong 1883 at nagbalik taong 1885 para mag-aral ng ophthalmology sa ilalim ng pagsasanay ni Dr. Louis de Vecker. Nagpabalik-balik din siya sa France, kung saan natapos niya ang ikalawang nobela na El Filibusterismo noong 1891. It's a great honor for me to be here to inaugurate the bust of Jose Rizal. It's a great honor because Jose Rizal is a hero. It's a hero of the freedom, and he was here in Paris a huge personality of the cultural world. And it's a great honor to celebrate these men, these heroes, and to celebrate the Philippine community in Paris. Just a beautiful day for Paris, for the Philippines. And a great honor to receive his statue, absolutely beautiful. Puno naman ng pasasalamat ang apo ni Rizal sa kanyang kapatid na si Pasiano na si Maria Cecilia Lopez dahil sa di matatawarang pagpupugay kay Rizal sa Pransya. You know, this is really an honor that a bust of Jose Rizal is in place in Paris, you know, a very important city of Europe and of course of the world. So nakakalaki ng puso. Ginawara naman ang tatlong opisyales ng Knights of Rizal ng Certificate of Recognition. Dumalo rin ang iba't ibang delegasyon ng Knights of Rizal Chapter mula sa Pilipinas, London, Ireland, the Netherlands, Italy, Czech Republic, at South of France, Knights of Rizal. Matapos ang okasyon, nagsama-sama rin sa isang gala night ang mga opisyal ng Knights of Rizal.
Kasama si Bong Agustinez, Rose Eclarinan, ABS-CBN News. Ginampanan ng dalawang aktor na Filipino-Canadian ang makasaysayang papel bilang Lapu-Lapu at Raha Humabon sa seryeng Boundless. Iikot ang istoryang ito tungkol sa buhay ng Portuguese explorer na si Ferdinand Magellan. Nagpapatrol, Rowena Papasin. Mahigit 500 taon na mula nang mapadpad sa mga baybayin ng Cebu ang Portuguese explorer na si Ferdinand Magellan noong 1521. Ang mga pakikipagsapalaran ni Magellan bilang isang explorer ay ginawa ng isang miniseries na pinamagatang Boundless. Kasama sa kwento ni Magellan ang paglalayag niya papuntang Pilipinas kung saan niya nakilala ang mga pinunong sina Raha Humabon ng Cebu at dato ng Mactan na si Lapu-Lapu. Ang papel ni Lapu-Lapu na itinuturing na unang bayani ng Pilipinas ay ginampanan ng Toronto-based actor na si Armando Alera. I get to be Lapu-Lapu. I get to be someone who's so iconic to our culture. What an honor and a privilege. Ang karibal naman ni Lapu-Lapu na si Raha Humabon ay napunta sa Vancouver-based Filipino-Canadian actor na si Jason Asuncion. Inamin ni Asuncion na ninerbyos siya nang malaman niyang makakasama niya sa serye ang mga sikat na European actors. Ang serye ay dinirect ni Simon West na siya ring nasa likod ng mga pelikulang Con Air, The Tomb Raider at The Expendables. I saw who will play Magellan Santoro from Westworld, and he played the God King in 300, and then El Caño, who's played by Alvaro Morte, who's the prof in Money Heist. Then I got nervous. then I got excitedly nervous. Ang serye ay hango sa chronicles ni Antonio Pigafetta at batay ito sa pananaw ng mga Spanish colonizer ng Pilipinas. Ipinakita dito si Humabon bilang isang politiko na bukas sa pakikipagnegosyo kay Magellan, habang si Lapu-Lapu naman ang pinuno na pumatay kay Magellan at nagtapos ng kanyang ambisyon na mapatunayang bilog ang mundo. Gayunpaman, iginiit ni na Alera at Asuncion na hindi nila nakikitang naging negatibo ang pagkakasalarawan ng serye sa dalawang pinuno. Humabon was never depicted as a villain, even in history. He was a leader that sought out the advantage of his people. And the way that we're portrayed is fierce and strong and fighting spirit, a warrior's heart. And I truly appreciate that we get to be seen in this light, proudly. Nang mag-premiere sa Spain ang Boundless, kasama si Alera sa mga naimbitahan sa red carpet na pinangunahan ni Rodrigo Santoro, ang aktor na gumanap bilang Magellan. Umaasa sina Alera at Asuncion na mapapansin na sa film industry ang galing ng mga Filipino-Canadian actors dahil sa produksyong ito ng Amazon Prime. Especially to be directed by Simon West and to be with international actors, it will lift up the Filipino presence in Hollywood. Even if we open the door just a little bit for us to break in just a little bit more, some other Filipino or whatever, I'm so proud of that. Streaming na ngayon ang Boundless sa Amazon Prime Spain, Portugal at UK. Para sa TFC News, Rowena Papasin, ABS-CBN News, Vancouver. Yan ang ating mga balita mula po sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para naman po sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-log-on lamang sa news.abs-cbn.com/tfcnews. Maraming salamat, kapamilya! Mabuhay, kapamilya! Narito ang mga balita mula po sa iba't ibang bahagi ng mundo. Naging makulay at makasaysayan ang buong buwan ng Hunyo para sa mga Pinoy sa gitnang silangan. Kasunod ito ng samut-saring aktibidad sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Mula po Kuwait, nagpapatrol, Maxi Santiago. Sa Dubai, 2 araw at 2 selebrasyon ang idinaos para sa 124th anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Pareho itong ginanap sa Dubai World Trade Center na dinaluhan ng Filipino community at opisyal ng gobyerno ng UAE. Parehong makulay, makasaysayan at puno ng mga awitan at sayawan ang okasyon.
Inorganisa ito ng Filipino Social Club Dubai at Emirates Loves Philippines at Philippine Business Council, Dubai and Northern Emirates. May pabuloso ring laser light water show sa Dubai Festival City. May video mapping din ng imahe ng atletang Pinoy, community leaders maging tourist destinations sa Pilipinas. Nagbigay-pugay din sa makasaysayang araw ang mga opisyal ng UAE at kinatawan ng Pilipinas. I am very confident that our proven friendship will continue to strengthen and that the Philippines and the United Arab Emirates will move forward together in the quest for a better and more peaceful world. Dito po sa UAE, medyo ito po ay na-move ng konti dahil po nagkaroon po ng pagluluksa sa pagkamatay ng kanilang presidente. At kaya ito po ay hinuhold ng ibang date. Sa Abu Dhabi, job fair, food fair, trade shows, exhibits at cultural shows ang highlights ng selebrasyon ng 124th Philippine Independence Day. Inorganisa ito ng Philippine Business Council, Abu Dhabi. Ibinahagi rin ng Senior Curator at Head Conservation ng Ayala Museum Philippines na si Kenneth Esguerra ang ginto ang heritage natin na patungkol sa tagong yaman ng bansa bago pa sakupin ng Espanya. Sa Lebanon, bida ang mga pagkaing Pinoy sa TikTok Challenge na parte ng pinasarap food festival ng Araw ng Kalayaan. We thought of having a contest, TikTok Challenge, that would involve our theme, Pinasarap, the Philippine Food Festival. Panalo si Chef Dom sa kanyang niluto na saluyot with chicken. Di siyempre mawawala ang sayawan at kantahan. Pagkatapos naman ng mahigit 2 taon, muling nagsama-sama ang mga Pinoy sa Oman para ipagdiwang ang Araw ng Kalayaan. Let the divisions heal and let us embrace the new tomorrow. There are fresh, new opportunities to take the Philippines to greater heights, domestically and in the global arena. Muli namang nagbukas ang Philippine Consulate General in Jeddah sa Filipino communities dahil inalis na ang lahat ng COVID restrictions. Napuno ang PCG grounds sa selebrasyon ng Philippine Independence Day. Sa Doha, Qatar, isang diplomatic reception ang inorganisa ng embahada. I wish to take this opportunity to thank Qatar for being a close ally of the Philippines and for standing with us during time of difficulties. Nagkaroon din ng live performance ang Maharlikan Vocal Ensemble at String Quartet of the Manila Symphony Orchestra na nagmula pa sa Pilipinas. May hiwalay ding pagdiriwang ang Filipino communities at organization. Highlight ng programa ang Mutya ng Kalayaan 2022 at iba pang pakontes. Sa Kuwait, nagsama-sama mga Pilipino sa 2 malalaking pagdiriwang. Inorganisa ang unang event ng Coalition of Filipino Communities in Kuwait. Isa pa ang event ng Association of Filipino Organizations in Kuwait. Kasabay nito ang pagdiriwang din ng Philippine Migrant Workers Day. May parlor games at dance competition. I would like to greet all our Filipino communities in Kuwait, a peaceful prosperity and good health to everyone. Maraming salamat. Shukran jazilan. May the Almighty continue to bless us all. Para sa TFC News, Maxi Santiago, ABS-CBN News, Kuwait. Pinarangalan ng isang Pilipinong drag queen sa selebrasyon ng U.S. Independence Day sa Fire Island, New York. Nagpapatrol, Don Tagala.
Noong 1976, isang drag queen na kilala sa pangalang Terry Warren ang hindi pinapasok sa isang restaurant sa Far Island Pines, New York dahil sa kanyang pagdadamit babae. Umabot ang balita kay Pansy, ang 1976 homecoming queen ng katabing gay community na Cherry Grove sa Far Island. Dahil dito, nagtipon si Pansy at ilan pa niyang kaibigang drag queens at sumakay sa isang water taxi patungo sa restaurant sa Pines. You've got to remember what the invasion is about. Yes, we're here having a great time, but we came here because of homophobia within our own community. If you want the world to respect you, we have to respect each other, and we don't have enough of them. Pero nagulat noon si Pansy dahil naging mainit ang pagtanggap sa mga drag queens. They came out of the boat saying, "Oh, we're here to christen the Pines." And everyone was freaking out and cheering and they loved it. Ang tinatawag na Invasion of the Pines ay naging bahagi na ng taunang selebrasyon ng 4th of July o Independence Day sa Fire Island, kung saan isang chartered ferry na punong-puno ng drag queens ang sumasali sa reenactment ng insidente noong 1976. Ang drag queen na si Livonia may dalang mensahe pa para sa Amerika. We can't ignore as drag queens what's going on in this country. We must address what's going on through political action. Women have been on the forefront of helping the queer liberation movement for decades, and it's our time to support them. Abort the court. Queen Juanita from the Philippines. Sa selebrasyon ngayong taon, pinarangalan din ng trailblazing Filipino drag queen na si Juanita. Now, the drum roll from 1989. Noong 1989, si Juanita ang naging kauna-unahan at hanggang ngayon nag-iisang Pinoy na kinoronahan bilang homecoming queen sa kasaysayan ng Fire Island. She dressed as Imelda Marcos and she knocked the crowd over when she got to the Pines. She was very clever and very smart and a very funny queen. Do you want to resurrect her legacy? Because we want to make sure that the Filipino is also represented as part of the diversity, equity, and inclusion component and philosophy of the gay community. Plano ng Pinoy drag queen sa sumali muli sa Invasion of the Pines sa susunod na taon at magkaroon ng mas malaking contingent para ipakita ang ganda ng kulturang Pilipino. Para sa TFC News, Don Tagala, ABS-CBN News, Far Island, New York. Target ngayon ang Pinoy figure skater na si Michael Martinez na sumabak muli sa Winter Olympics. Pero hindi lamang ang sarili ang abala siyang tinitrain ngayon. Nagpapatrol, Henny Espinosa. Ang two-time Philippine Olympian na si Michael Martinez, habang abala sa pagtitraining, ngayon, coach na rin. I love coaching ever since and I get to share what I've learned, my experience, and to see them actually improve in just a short amount of time. It's a great feeling, you know? And at the same time, it's also the way to support my own, of course, my training and upcoming competitions. He makes the lesson really fun and I'm so proud to learn from so many things from him. Maliban sa pag-inspire ng mga up-and-coming skaters, ang goal ni Martinez ngayong taon ay makapasok sa Winter Olympic Games. Naudlot ang kanyang training sa Russia na patuloy ang pag-invade sa Ukraine. Ngayong nauwi siya sa Amerika, ginagawa niya ang lahat para mas lalong humusay at makaraise siya ng funds para sa kanyang mga competition. I've been back and forth. I've been trying my best to train here and there. I've been trying my best to support myself for my competitions. When I was training in Russia, it was, the best training I've ever had. Definitely the most difficult training I've ever had with my coach. But unfortunately, with all the things that are happening, we had to go back here. So right now, we're trying to just be here temporarily and look for another training ground, which is a lot cheaper, so that we can expand or stretch out the funding. Para makatulong sa kanyang training, nakiteam up si Martinez sa ilang mga local Filipino musicians para sa isang ice show sa July 10 sa Anaheim Skating Rink. It's gonna be the very first for the Filipino-American community to do a live concert on the ice with fellow Filipino singers, skaters, and more, much more,
and just to be able to, you know, raise the funds for my upcoming competitions and training, and not only just here but also in Spain. At sa tulong ng mga kapwa niya Pilipino, may kumpiyansa si Martinez na mas malayo pa ang kanyang mararating sa mundo ng figure skating. Para sa TFC News, Henny Espinosa, ABS-CBN News, California. At yan ang ating mga balita mula po sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para naman po sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-logon lamang sa news.abs-cbn.com/tfcnews. Maraming salamat, kapamilya! Mabuhay, kapamilya! Narito ang mga balita mula po sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ilang scholarship programs ang pwedeng applyan ng mga Pinoy na gustong mag-aral sa United Kingdom. Binahagi rin ng ilan nating kababayan na scholar sa UK ang karangalan at karanasan na mag-aral sa mga kilalang universidad doon. Nagpapatrol, Joffer Takardon. Ibinandera ni John Dale Dienala ang watawat ng Pilipinas sa kanyang graduation sa prestigyosong University of Oxford. Nakapagtapos siya ng Doctor of Philosophy o PhD sa larangan ng Earth Sciences. Ito'y bilang scholar ng Newton Agham Program ng British Council. It's my first time living in the UK by myself, and I really enjoyed the atmosphere wherein you have an international group of people in your research as well as in your social life. Hangad ni Dr. Dienala na nagtuturo sa UP Diliman na maibahagi ang kaalaman at karanasan sa mga scholar ng bayan. Sa ilalim naman ng Chevening Scholarship Program, kumukuha ngayon ng Master of Law sa Queen Mary University of London ang abogadong si Christine Jane Ejercito. Malaking karangalan para sa dating court attorney ng Korte Suprema ang pagkakataong makapag-aral ng libre sa UK. Ang dream come true siya for me kasi hindi naman lahat nabibigyan ng chance makapag-aral sa isang first world country. And I'll make sure na yung matututunan ko dito, ibabalik ko din sa Pilipinas to serve the country. Sa University of Cambridge naman, na numero unong universidad sa UK at pangalawa sa buong mundo base sa pinakahuling QS World University Rankings, napili ng licensed chemist at dating UP Manila instructor na si Sara Sibug Torres na kumuha ng PhD in Physics. My scholarship is called the Harding Distinguished Postgraduate Scholarship. So it's managed by the Cambridge Trust. So kasalukuyang PhD student in Counseling Studies naman sa University of Edinburgh sa Scotland ang UP Visayas professor na si Monique Muyargas. Iskolar siya ngayon ng UP at isa sa ilang mga gurong dalubhasa sa LGBT psychology sa Pilipinas. Yung mga key figures na pinag-aaralan mo noon na nasa libro lang are actually alive, and actually you can talk to them and you can actually engage with them. That's... Bagamat hamon ang pagiging malayo sa pamilya, hindi naman anila matatawaran ang oportunidad na mapayabong ang karunungan sa mga kilalang universidad sa mundo. I think a lot of Filipinos who get intimidated by the idea of applying in a UK university, but I think you just need to go for it, especially that there are more opportunities coming up with scholarships either from the Philippines or scholarships directly from the universities. Payo ng mga Pinoy scholars sa mga interesadong mag-aral din sa United Kingdom, direktang mag-email sa mga universidad para sa kanilang mga inaalok na programa, o kaya ay bisitahin ang website na chevening.org at britishcouncil.ph. Para sa TFC News, Joffer Takardon, ABS-CBN News, Oxford. Binisita po ng mga dugong Pinoy na mababatas na si Rechie Valdez ang Filipino community sa Edmonton, Canada. Naging paraan ito para ipaabot ng mga kababayan natin doon ang kanilang mga kinakaharap na hamon. Nagpapatrol, Marjorie Carmona Newman. Pinakinggan ng mambabatas na si Rechie Valdez ang mga isyong inilatag ng kanyang mga kababayan mula sa iba't ibang syudad ng Alberta. Si Valdez ang kauna-unahang Filipino-Canadian na nahalal bilang Member of Parliament sa Canada. Sa kanyang pagbisita sa Edmonton, tiniyak niya na siya ang magiging tinig ng mga Pilipino sa Ottawa. My objective was to understand and learn the needs of the Filipino-Canadians right here in this local community so that I can advocate for you in the House of Commons.
Lubhang ikinatuwa ng mga Pinoy na dumalo sa pagtitipon ang pagpapahalaga ni Valdez sa kanyang mga kababayan. Dagdag nila, nabigyan sila ng inspirasyon ni Valdez dahil sa mga ginagawa ng mambabatas. Sa pulong na itinaguyod ng Edmonton Philippine International Center, ipinaabot ng mga Pinoy ang kanilang mga problema hindi lamang sa immigration, kundi pati na rin sa healthcare, community support at kung paano makakakuha ng federal funding para sa kanilang mga proyekto. I'm so happy to have met with our first Filipino MP. It seems that we are so inspired here attending this meeting because it seems that there's a lot of hope. Ani Valdez, lubos niyang ipinagmamalaki ang pagiging isang Pilipino sa Canada, lalo't malaking dahilan ito kung bakit siya nagtagumpay. You matter, your stories matter, and that's the reason why you're a priority in addition to Mississauga Streetsville. And as far as, I just wanted to impart this with all of you, what I feel makes me successful, and I'm proud of the success that I've had, is the fact that I truly lean on my Filipino-ness. Bago pumunta sa Alberta, dumaan si Valdez sa Winnipeg upang dumalo sa pagpapasinaya ng isang park na ipinangalan kay Dr. Ray Pagtakhan, ang kauna-unahang Filipino-Canadian na nahalal sa parlyamento dito. Nagbigay pugay si Valdez kay Pagtakhan at pinasalamatan niya ito sa kanyang malaking impluensya sa mga Pilipino sa Canada. Para sa TFC News, Marjorie Carmona Newman, Edmonton, Alberta, Canada. Isang Pinoy wine professional ang tinitingla ngayon sa Amerika. Ginawaran pa siya ng prestigyosong award dahil sa isinulat niyang kwento tungkol sa kanyang pagiging Pilipino na napasabak sa pambihirang industriya. Nagpapatrol, Henny Espinosa. Nang dumating sa Amerika si Miguel de Leon mahigit 20 dekada na ang nakakaraan, hindi niya inakalang may aalugin siyang mundo dahil sa kanyang galing. I got into university and then just really needed to pay my way through. And so out of necessity, I worked at a restaurant. And I was lucky that it was like one of the best restaurants in the country. Ang experience na yon ay nagpatikim sa kanya ng kanyang mararating. At ngayon, isa na siyang respetadong wine professional na patuloy na bumabalik sa mga lasang kanyang nakasanayan. I was tasting things from my childhood, right? I was tasting things like sampalok and I was tasting things like curry leaf. And the things that I was drinking, I was tasting langka in Chenin Blanc, I was tasting tamarind in Cabernet Franc. Si Miguel ay kasalukuyang nagtatrabaho sa Michelin-rated na Pinch Chinese restaurant sa New York City. Dumadami na rin ang award niya. Noong 2021 ay pinarangalan siya bilang New York Sommelier of the Year. Especial naman ng 2022 para kay Miguel. Miguel de Leon. Hush. Dahil nanalo siya sa pinaka-prestigyosong James Beard Award para sa kanyang mga panulat tungkol sa kanyang pagiging Pilipino sa wine industry. Nanalo si Miguel sa media category kung saan kakumpetensya niya ang mga batikang food writers. For me to be able to talk about wine in a way that talks about the future and of optimism and of people who look like me in this space, I can't wait for what the future can bring. Someone that is really just kind of as part of his core being, trying to open it up to a broader spectrum of voices and perspectives. We need to make sure that a broad swath of humanity is represented. I hope my being here inspires some other Filipino to consider this as a career. I'm not a nurse, I'm not an engineer, I'm not a lawyer, I'm not an architect. Doesn't mean that I can't be successful. On top of me being American and on top of me being who I am, it's especially the fact that I'm Filipino that's brought me here. At yan ay ang mundo ng wine. At pangarap ni Miguel na mas marami pang mga people of color na magiging tanyag sa industriyang ito. Para sa TFC News, Henny Espinosa, ABS-CBN News. May bagong proyektong aktresa si Bella Padilla na kukunan pa sa Europa. Pero hindi siya aarte sa pelikula kundi writer at direktor nito. Abala rin si Bella sa pagbibigay saya sa kapamilya events sa Norway at sa France. Mula Paris, France, nagpapatrol Cory De Jesus. Masayang kinantahan ng actress na si Bella Padilla ang mga kababayang Pinoy sa 7th edition ng AMIAN Sports Fest sa Stade de la Mouette sa Paris nitong June 26. Habang kumakanta, nakipag-selfie na rin siya at game na nagpakilig sa fans.
Ang masasabi ko kay Bella ay mabait, humble, maganda, at very happy siya sa mga ginagawa niya. Nakabase ngayon si Bella sa Europa kung saan siya nag-i-enjoy at nagiging productive. I'm having so much fun right now here in Europe kasi I guess dahil new environment, marami akong nasusulat right now. Ang dami kong Pinoy na nami-meet in every city in Europe that I go to, hindi lang sa London, kung saan-saan na kami namamasyal with TFC, and parang marirealize mo talaga anywhere you are in the world, basta may Pinoy, you feel at home. Ibinalita rin niya na may bago siyang project kung saan siya ang director at writer ng pelikula. Actually, may isa-shoot ako movie sa Switzerland this winter, pero with the Pinoy cast and crew pa rin. So, right now, we're in the process of casting. This time, I'm not acting in it. I'm just writing and directing the film. So, yun. I'm excited kasi first time na hindi ako nakasabak sa set. Like, talagang nasa likod lang ako. So, I'm looking forward to the experience. Highlight din ang okasyon ng iba-ibang sports event tulad ng basketball, volleyball, dart, karate, at arnis. Hindi rin nawala ang dance numbers at zumba. It's a very, very nice experience, and we learned a lot from the other people who also performed. They were all amazing. So I would like to thank the TFC na nag-imbita para kay Bella na umattend para sa Sports Fest. Salamat po sa inyong lahat, and see you sa susunod na Sports Fest. Busog sa pagkain, sports at entertainment ang okasyon. Kaya nagpapasalamat ang organizers sa tagumpay ng unang Filipino outdoor sports event mula nang magka-pandemya. Kasama si Bong Agustines para sa TFC News, Cory De Jesus, ABS-CBN News, Paris, France. At yan ang ating mga balita mula po sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para naman po sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-log-on lamang sa news.abs-cbn.com/tfcnews. Maraming salamat, kapamilya!